Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mae Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Mae Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mae at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po dito po sa ginawang di umano pambabasag po ni Mae Mendoza sa trip ng TBJ. Lalong-lalo na po nitong si Bossing Dick Soto. Kung saan, excuse me po, si Mae pa po ang napagbubuntungan nila ng galit. Si Mae pa raw po ang bastos. Si Mae pa raw po ang wala raw pong galang. Ano nga bang nangyari kanina? Okay? Ito po'y may kinalaman mamaya po sa babanggitin natin, ano? Habang si Alden Richards naman po, itinuturing pong agimat o di naman kaya ay pampaswerte. Pampaswerte di umano nitong si Sakang. Bakit kanyo? Dahil ipinalalaganap lang naman itong si Christy Fermin, ano, na si Sakang daw ay nakakuha ng maraming awards nang mawala si Daniel Padilla sa buhay niya. At nang palitan nga ito, di umano nitong si Alden Richards. Yan po ang kanilang sarsuela na gusto rin po nilang ipamahagi sa lahat ng mga sumusubaybay kay Mae at kay Alden. Kaya matatawa ka, di ba? Hindi rin po mawawala sa ating pag-uusapan ang iba pa pong ganap kay Mae at kay Alden. Lalong-lalo na po, ito pong mga ipinalalaganap nila na napakalayo po sa katotohanan. Yan lang yung masasabi ko, ano? Napakalayo po sa katotohanan. Kaya nga, maigi na rin ano na napag-uusapan po natin ang mga bagay na to. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Mae at kay Alden. Kung nanood ka nga ng nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe, nako, i-click mo na yung subscribe and bell buttons, no? Para lagi ho tayong magkakasama para ho ma-achieve na rin ho natin ang 100,000 subscribers, ano? Maraming salamat po. At narito nga ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento nitong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, "The damage has been done. Liars go to hell. Like the Guanzon, obvious naman na si Alden ang tinutukoy niya. At ang kapal naman ng face niya na sabihin na wag nang i-hire yan. Referring to Alden. Sino pa ba ang iba pa ba? May iba pa ba? Wala namang diferensya sa hosting ability ni Tisoy. Ano? Energetic siya. At naging lively pa nga ang Miss Universe pageant. At marami ang natuwa kay Alden. Kaya nga siya nag-trending eh. Di rin ako natutuwa sa mga taong nagsasabing bully sa Menggay. Kailan ba siya naging bully? True ka naman, Mr. Pinas, no? Na si Alan K talaga ang tunay na bully. Isa pa tong mga makasak din, ano? Pinipilit pa nga pagtakpan ang sinabi ni Tisoy. Eh, malinaw. Diba? Malinaw. Totoo naman ho yan. Malinaw po, ano? Malinaw po sa sikat ng araw na si YP ang tinutukoy ni RJ. Diba? At dagdag pa nga po dito ni Miss Doris Latupan, "Thanks RJ, ano, pinagsigawan mo talagang katotohanan. Another sample sa mga fake news maker. Get well, Mr. Pinas, uminom ka ng ginger tea." Ako, ako po yung umiinom. Sana nga po mawala na po itong katikati ng aking lalamunan, ano. At mula naman po kay Miss Gina Torico, ang sabi niya naman po rito, "Mr. Pinas, bakit nasa Itbulaga show na ba si Saki? Everybody knows that ang nag-iisang Mae Mendoza lamang ang nasa Itbulaga. Kailan ba naging Mae Mendoza ang isang Saki? Alam naman na alam yan ng mga fans ni Saki na ang tinutukoy ni Alden na love niya ay si Mae. 'Di ba? Binubura ng asin ang kanilang damdamin. Kaya kung makapag-react ay wagas." Well, alam naman natin, kapag nakikita ang katotohanan, pagtatakpan nila ng pagtatakpan ng kung ano-ano pang sarasuela. Sanay na tayo dyan, di ba? At ang ikatlo naman natin komento mula naman po kay Miss Elizabeth Bautista. Sabi niya rito, "I hope sa Miss Universe Philippines next year si Alden ulit. Huwag nang pansinin yung babae na yan, ano? Tuwang-tuwa nga ako dahil nagising niya mga tao na inaantok na, kaya go Alden. I'm so proud of you, no? I will wait here on October 22 or 24 sa marathon sa Rome, Italy.
ano, sana nabigkas ko ng maayos, ano. Rome, Italy. Inaantay na sila, no, dito. Alam ng isang taga Pampanga, no, na ang restaurant ng mga Pilipino, Pamanga? Pamanga siguro ito. No, I think alam din na ng Philippine Embassy, aantayin ko siya. Hindi ako manonood ng marathon. Ah, marathon pala yun. Marathon sa Rome, Italy. This time, oo. Di ko man makita ang wifey niya and kids. Alam kong kasama sila, 'di ba? Kaya siya man lang ang daming nag-aantay dito. Independence Day, ano? Hindi ko alam kung okay. Ibig sabihin meron po silang event diyan. Atin pong abangan, ano? Napakagandang update po nito kapag nagkataon. At ang huli nating komento mula naman po kay Miss Corazon Salcedo. Sabi niya rito, Mr. Pinas, ano kung nambuli? Di ba sa Itbulaga ay kalakaran na ang jokers sa Itbulaga kasi naman pag ibang host ng Itbulaga, okay lang. They can joke to Maine kahit below the belt. Pag si Maine, kahit joke lang, bullying na agad. Syempre, komedyante, di ba? Comedian siya. At hindi naman bastos ang atake niya. Boom! Ano sila, no, sa sagot ni Alden na very clear na andon live sa Itbulaga. O ilang sakden na dyan, ano, na inventor ng fake news. Ano, bullseye ba kayo sa sinabi ni Alden? Tapos, shock nang ma-realize nyo na he is referring to his main na nasa Itbulaga. Sige, assume pa more. At huwag kayong magalit, ano, na ever since kayong mga sakden ang nag-feed ng fake information na sakden is now in a relationship, ano? So, tapos, pag na-real talk kayo, kasi di ba pwedeng humanga lang si mga lang ang sakden, ano? Ano yung sinasabi ko? Yung todo-todo sila pakalat ng fake news, tapos kapag na-real talk po sila, kung ano-anong sama ng loob ang sasabihin nila. Di ba? Magtataka ka na lang, eh. Ito yung kanilang mga pinalalabas, no, sa kanilang mga sarsuela. Tapos ang mangyayari kapag na real talk, nabigyan ng katotohanan, hindi matanggap, ibabash. Ano 'yun, 'di ba? Ngayon puntahan natin ang sentro ng ating mga updates. Ano nga ba yung sentro ng ating mga updates? Ito po yung may kinalaman. Dito naman po, unahin natin, ano, itong si Alden Richards. Kung saan, sinasabi nga po, no, ng kampo nitong nila sakang, ano, na si Alden Richards ang lucky charm ng isang Catherine Bernardo. Dahil sa tinagal nga naman daw na magkasama nitong si Catherine at saka itong si Daniel Padilla, ngayon lang inulan ng mga parangal itong si Catherine Bernardo kasama si Alden Richards. Kaya po ito yung pinagduduldulan po nila, no? Pinagduduldulan nila ng pinagduduldulan at mabuti na lang talaga, no? Mabuti na lang po talaga ay ang dami pong nakakaalam at sumusuporta kay Alden Richards na si Alden, ano, ginagawa mga bagay na to dahil, tama po kayo, dahil ito po ang kanyang trabaho. Wala na pong iba pa. Ngayon, puntahan natin ang isa pang dapat nating pag-usapan. Congratulations sa Oxycure dahil nakabenta na sila ng ilang milyon, ano? Lagpas-lagpasan na nga po ang inaasahan nilang sales dito. Congratulations po sa kanila. And now, let's go dito po sa pinaka sentro ng ating mga updates. Kung saan si Maine Mendoza nga na inaakusahan na pati raw si Bossing Beak at ang TVJ ay binabastos. Ito po may kinalaman sa pagtatanong po nila ng tinatawag po nilang theme song, ano? Tinatanong kasi ni Bossing kung ano nga bang theme song nila nitong si Panot. At sumagot naman si Maine Mendoza, Itbulagasong. Okay? Doon pa lang daw, no? Ang dami nakakita na ang bastos na raw sumagot ni Maine. Anong gagawin natin? Di ba? Ino-on the spot na naman nila si Maine Mendoza. Pinagkakaisa na naman nila ang isang Maine Mendoza. Ngayon, na si Maine ay sumasalag, dinidepensahan niya ang sarili niya, abay, magagalit pa kayo. Eh, hindi niya totoo yung gagawin. Diba? Ipagpipilitan niyo tulad nila Bossing, tulad ng TBJ. Ngayon, sasabihin niyo, walang modo, walang utang na loob. Ano walang utang na loob doon? Eh, nakikipagbiruan... Ang tanong nila yung about sa team song, alam naman natin lahat, nagbiro lang yun. O ngayon, nagbiro lang din si Maine, tas kayo pagalit. Ano yun? Diba? Kaya parang awa nyo na, pakitantanan si Maine Mendoza, dahil pag hindi nyo siya tinantanan, pati na rin si Alden, ano, eh kami yung makakaaway ninyo. Okay? So, pakitantanan po, okay? So, yan po yun.
hinusgahan nila ng hinusgahan, sila pagalit dun sa sagot ni Maine Mendoza, eh sila ngayon ang trigger. Diba? Sila yun ang trigger. Sana po mag-isip muna no, bago ibulala sa mga bibig. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.